kayo sa amin. Dati po sa eleksyon, sabi mo, walang maiwan. Bayan, bangon muli. Pero sana po ngayon, ngayon po namin kailangan. Nanawagan po ako sa gobyerno ito, lalo na po kay Presidente at sa mga senador. Huwag mo po kaming pababayaan kasi sa million-million pong nagboto sa'yo, isa po kami dyan. The last 4 years of my term as Vice President, I've been talking to many different transport groups and have been asking them of what they feel about the transport jeepney modernization. And alam mo, surprisingly, hindi sila kontra. Hindi sila kontra. Pero ang problema nila, sobrang mahal for them. Sobrang bigat ng terms. So, ang hinihingi lang naman nila na yung subsidies saka yung at yung subsidies ng lakihan, yung terms ay habaan para makaya nila. And ako, agree ako sa kanila kasi pag hindi nila ito gagawin, ang makaka-comply lang yung dati ng may capacity. Pero yung bahagi ng transport sector na hirap, na dapat nga sila yung mas tinutulungan natin, sila yung hindi makaka-comply. And yun na yung nangyayari ngayon. Pero ang hindi ko maintindihan kung bakit nung height ng pandemic, na wala na nga silang mga biyahe, pinush pa ito ng pinush. Na I think yun yung mali doon, na yung the pandemic would have been the time na habaan nila yung pag-intindi sa kakulangan. Yun yung number one.